Narito ang programang totoong-totoo, Tambayan sa TWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahahalagang mga issue. Tambayan, Tambayan sa TWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa TWIZ. Magandang tanghali mga katambayers, mga kabunganga nexters, yes. And also the Mawinyans. Yes. Nandito na naman po tayo sa Tax Wednesday episode ng ating Tambayan sa TWIZ. Kasama po natin, walang iba ang Reyna ng Kababalaghan. J-Lo, si Arthur Dinik-Nangit na naman. At salamat, maraming salamat sa iyo, kasama natin. Walang iba kundi ang napakagandang diyosa ng mga goldfish. I know. Yes. Oh, si Molly Spencer. Oh, yeah. Tax Wednesday ngayon, ha? Maulan, di ba? Yeah, apakalamiwa. Correct. Pero bago yan, syempre, mga kabunganga, mga Mawinyans, like and like, share and share ninyo, ha? Yes. At of course, ha, mapapanood nyo kami hindi lamang sa Facebook, kundi maging sa IZTV Channel 23. Sa mga digital TV devices ninyo at TV receivers, mangyari lamang na iscan ang inyong mga digital TVs at digital channel boxes para mapanood ang IZTV. Lalo ba tayong babatiin? Meron. Sino nga pala babatiin natin? Oy, happy birthday po, Christina, yes. May Bordon, WIZ Accounting Department. Happy birthday. Bati na lang bang talaga ang mangyayari? Wala salaga yan, no? Bati wala bang bati? Pampadulas? Wala bang pampabala? Wala. Oo nga. Bati na lang tayo ng bati. Tayo, hindi tayo naaalala, ano? Anong masasagap natin sa ganyan, di ba? Wala. Nangangaling ang pangan natin. Oo nga, sakit na nga. Yung galangal ako kaya epiglotis ko gumaganon, di ba? Oo nga. Ayun. Sana makatikim tayo ng pansit, pampahasang yes, buwan. Correct. Pero bago ang lahat, abangan ninyo mga Mawinyans at mga kabunganga Nixters, bukas, one day na lang, di ba? And 12 hours, di ba? Bukas, Huwebes, June 30. Okay, may special coverage ang Himpilang May Todong Lakas, DWIZ 882, kasama ang IZTV sa Digital Free TV Channel para sa inauguration ng 17th Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Walang iba kundi si President-elect Bongbong Marcos Jr. Yes, katuwang ng DWIZ sa paghahatid ng mga kaganapan sa nasabing inaugurasyon ang buong DWIZ news team, wow. Social media at engineering, gayon din ang home radio at RPN9 stations sa buong bansa. Oh, di ba? Kaya tutok na dito sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ 882 at IZTV. Okay, Mangko Friday tayo. Pero meron muna tayong pag-uusapan, Friday, di ba? Friday na ba ngayon? Ay, hindi pala, sorry. Tax Wednesday pala. Oo, buti kinorek mo ko. Pero bago yan, bati muna tayo. Sige, ikaw muna. Sa ano? Yung mga babati? Ah, sige. Ate Ruth Formalino from Singapore, Ate Aileen Rosete, Kuya Romel, ang aking mga ate from the States, love you, Ate Mia, both Ate of you. Ate Lia Chu, Ate Carclea Fontello, yes. Ate Elvis Soriano, lahat ng mga ate ko in Japan, yes. Sina Ate Maria Lainet Matsunaga, Ate Dali Tamura, hello po sa inyong lahat. At mga nakikinig sa atin sa radyo, sa TV, and nanonood sa Facebook, yes. And sa YouTube. Correct. At saka, si Ludivina Salilin, Ozilia Batong Arcaina, Teresa de Soledad, Maria Taquizon, Marilyn Masaki, Janet Ikeda, Kimura Divine, Dolores Zoray Da, Zoraida pala yun, oh. Mami Maria Lepitan Fulterer, Sirene Pablo, Joe Okawa, SG, at Rohel, SG. Oo, at SG, Jacqueline Trajano, ang dami pa ulit-ulit yung iba, no? Okay. Si Wendell Castillo, si Baby Wendell, magpalit ka na ng profile pic mo. Rene Braga Bainco, Rombo Sarmiento, Rachel Gar, Mami Rosemary Malabon, si Mami Ninang, Analiza Antonio Ueshima, si Papa Rick Babe, si Mami Ging, si Chuba Chubs. Yes, si Rocky Salumbides. Okay. Hello. Ayan. Oh, mamaya babatiin natin ulit. Diba? Mamaya babatiin natin ulit sila. Okay. Oh, now, pansamantala, dahil nga, ngayon ay Wednesday, Tax Wednesday, unahin muna natin yung napakasayang balita. Diba? Parang alam ko na yan. Yes. Kasi naglabas na ng desisyon ang Korte Suprema tungkol doon sa disqualification case at
ano yan, yung sa Certificate of Candidacy para makansela dito kay Pangulong elect Bongbong Marcos, BBM, di ba? Naglabas na ng desisyon. 13-0, ibig sabihin unanimous. Unanimous decision. Kasi ilan sila? 15 sila eh, na mga hukom, di ba? Mm-hmm. Justices ng Supreme Court, 15. Eh, ilan yung ano, bumoto? 13. Mm-mm. Dalawa ang hindi. Anong, bakit yung dalawa hindi? Kasi yung isa doon, kapatid niya, justice. Ay, kapatid niya, COMELEC Commissioner Inting. Okay, si Justice Inting, syempre, mag-ano siya, mag-inhibit. Inhibit siya kasi yung kanyang kapatid ay commissioner ng COMELEC. Mm-mm. Yung isa naman, si Justice Ko, dating COMELEC commissioner, kaya nag-inhibit din. Para walang ano, taint of bias, di ba? At dahil doon, nagbotohan sila. Biruin mo, 13 yan. Ibig sabihin, lahat they agree. They agree. Yung nga lang, wala pa tayong kopya nung desisyon na yan. Subalit, kapag parang nabasa ko somewhere na, eh syempre, ako hindi ako nagre-rely, basta may nababasa ko mga sinusulat lang ng mga journalists eh. No? Mm-hmm. Kasi minsan, mali-mali ang kanilang interpretation eh. Pero kapag nakalagay doon kasi na kinatakatigan ng Korte Suprema ang resolusyon ng COMELEC and Bank, ibig sabihin, simple lang. Ibig sabihin, walang moral turpitude. Okay, walang crime involving moral turpitude. Wala ring tax evasion. Kita mo yan. Yun ang lumilitaw. Kapag kinatigan na yung resolution, ibig sabihin, walang moral turpitude, walang tax evasion. Kaya inalaw si Pangulong elect BBM na tumakbo. At nahalal na nga. Alam mo, kaya lumabas ka agad ang desisyon na yan? Kasi bukas ng inauguration eh assuming na hindi pa nila nilalabas yan, sinong, kanino siya manunumpa? Diba? Oh, he has to take his oath, diba? Yeah. Before the judiciary. Mm-mm. Eh sino doon, kusakali, at hindi pa naglalabas ng desisyon, magiging uncomfortable yung posisyon ng mag-oath sa kanya. Kasi may ongoing pa na pagdinig sila. Mm-hmm. Yung kanilang sila, magde-decision pa yung Supreme Court. Since hindi pa sila nakakadesisyon, magiging parang awkward. Yeah, awkward moment, diba? Kaya maganda nilabas na nila yan. Kaya at isa pa dito, syempre nga na naman ang mga kakampwe. Diba? Ang pait na naman ang pait-paitan na naman sila, papaitan. Parang alam ko yung papaitan. May mga tao mahilig sa papaitan, di ba? Exotic. Di ba? Ayun. Naka-on ba yung ano natin? Yung mga ilaw? Okay I siya? So. Lahat, ano? Naka-on. Parang ayun. Fresh na sa okay. Mga ating kabuti. Oo, kailangan. Kasi nasa TV na tayo. Ibalita ko wala daw tunog sa signal. Oo, sa ano, TV. Totoo ba? Meron. May tunog, ha? Okay, good. Nice. Kasi may mga iba nagsabi, wala daw sound. Baka naman nililoko lang tayo. Oo, baka pinaplay tayo, no? So, yun ang magandang balita doon. Alright. Oo. Kaya, yung gumawa ako ng vlog tungkol dyan, yung mga gusto malaman kung ano ba yung pinagdadaldal, balikan nyo. Okay. At saka, kung sakali makakuha na tayo ng kopya ng desisyon, maganda rin dahil i-discuss ko yan, yung lahat ng aspeto niyan. Mm-hmm. Para ngayon, hinihimay-himay ko pa yung 250 plus pages ng Anti-Terrorism Act. Oo, di ba, nag-desisyon na rin ng Korte Suprema. Para maliwanag. Kasi di ba, binan ng ang tawag dito, nag-request ang si Esperon. Nag-request. Hermogenes Esperon. Nag-request siya sa NTC na ipa-block yung mga ISPs, di ba? Ng mga prente, yung mga front ng mga CPP, NPA, NDF, di ba? Ito diba? Ba yung mga websites ng... Yes. Pinapa-block. 20 yata yan sila ka-website. Correct. Eh, may humihirit kasi na sinasabi nilang ganyan, wala daw karapatan ng NTC, i-block daw yun. Bakit? Yun nga, kaya sabi ko, tingnan natin, kasi may bagong batas na nga yung Anti-Terrorism Act eh. Mm-hmm. Is Anti-Terrorism Act kasi, pagka-designated na yan, ano yung consequences? Kaya yun, kaya hihimay-himayin ko yung batas na yan at ipaliliwanag ko yan sa aking vlog. Kasi wala pang nagdi-discuss niya. Alright, so kasi, check niyo po ang Nick NCN Law at yung Nick Sedamos sa YouTube. Kasi kaya ayaw nilang, dahil mahaba yung batas. Mahaba, 250 pages. Yung decision is 250 plus pages. Okay. Yung batas naman is 20 pages na ang technical, very technical. Ayaw nilang, basahin or intindihin kasi medyo mabigat siya eh. Mm-hmm. Pero anyway, yun ang isang magandang balita natin. At ang isa pang maganda nating balita bago tayo pumunta sa ating special na panauhin. Alright. Diba? Ang isang magandang balita natin is pinasasara na
ng SEC, Securities and Exchange Commission, ang Rappler. Na crap, na full of crap. Full of crap talaga. At ang nagbalita niyan mismo yung ano, yung kriminal, si Ressa. Si Ressa, nag-post mismo sa kanya. Nasa Hawaii daw siya ngayon at nagbibigay siya ng chuwa-chuwang M&M niyang talk. Nasa Hawaii siya ngayon? Oo, matutuyot ka lalo dyan dahil tropical bali, islands yan. Oo, sanay na yun. Oo, kasi nagbibigay siya ng kanyang M&M niyang ganyan. Tapos sa kanya inanunsyo niya na nakatanggap daw yung mga abogado niya ng parang balita na pinasasara na nga sila. Tapos humirit ito si ano, si Kriminal Naresa. Totoo naman kriminal siya, di pa naman. Paapila daw sila, bunso. Oo, paapila daw. At ang sinasabi daw niya, irregular daw yung proceedings. O di ba may ganun siyang ano, meron siyang ganung M&M. Alam niyo mga katambay, tambayers at mga kabungangan, nixters at mawinians, na ano pa yan, 2018 pa yan, diniscuss na natin yan dito ilang beses dito sa tambayan. At sinabi natin na ang pinag-ugatan nito, yung nag-i-issue kasi sila ng PDRs, Philippine Depository Receipts. Tapos ang bumibili pa at ang namuhunan ay si ano, Omidyar Network. E bawal yun sa ating constitution pagka ikaw ay foreign. Mass media. Foreign. Foreigner. E bawal yun sa ating saligang batas na kapag ikaw ay nasa mass media or media. Supposed to be 100% Filipino owned. Sabi nila hindi naman daw kasi PDR lang yun. But hinimay-himaya ng ano ng SEC. At sinabi ng SEC may beneficial economic ownership ang nangyayari. May control pa rin. At dahil dyan, sinabi nila, no, ano kayo, hindi violating the constitution kayo. Ganyan na sinabi. Batas na binaviolate nila, ha? Tapos nag-appeal sa Court of Appeals. Ang sabi naman ng Court of Appeals, hindi binago yung decision ng, or yung resolution ng SEC. Mm-hmm. Ang sinabi, remanded, ibig sabihin, ibababa ulit. Pag sinabing remand the case, ibig sabihin, ibalik sa pinanggalingan. Eh, ang pinanggalingan, SEC, di ba? So, ibinabalik sa SEC ang kaso para malaman ano daw ang epekto nung tinatawag na donations. Kasi nga, di ba, sabi nga ng Rappler, PDRs lang yan. Tapos sabi ng Rappler, hindi kami mass media. Ibig sabihin, hindi kami nagva-violate sa constitution. Hindi daw sila mass media, di ba? Ano sila, blogger? Yun lang, wala sila sinabi. Basta sabi lang, hindi daw sila mass media. Tapos sabi niya, hindi kayo mass media? Eh, ano yung PDR nyo? Bawal pa rin yan. PDR yan, ganyan. Mm-hmm. Tapos sabi nilang ganyan, violation ng press freedom. Sabi ng ang gulo. Sabi niya, hindi kayo media. Oo. Tapos media rin pala kayo. Yung ganon din lang. Press pala. Oo. Pagkatapos sabi niya, hindi, dinonate na yan ng yung mga bumili ng PDRs namin. Dinonate na yan sa amin. Nalaman ng BIR. Nalaman ng BIR. Sabi niya, di may donors tax kayo. Buwis ngayon, kayo pala tax evader. Kaya nga, ang gulo-gulo nila, mag-argue sila. Palusot, palusot. Puro palusot na sumasablay naman. Mm-hmm. Eh ngayon, dahil doon, niremand nga sa SEC. So ang SEC, chinek, hindi binago ng SEC ang desisyon nila. Sinabi nila, talagang may violation and because of that, we are canceling yung kanilang certificate of registration as a corporation. Kasi di ba pag magtatayo ka ng korporasyon, magre-rehistro ka muna. Mm-hmm. Bibigyan ka ng CORE, C-O-R. Yun, ang tawag doon, Certificate of Registration. C-O-R, oo. Dahil nga nagpa-violate, sabi ng SEC, hindi pwede. Ika-cancel namin yung inyong, i-revoke namin yung certificate of registration. So wala na sila, no? So, paano kaya yan? Yun na nga, ito na. Website na lang sila? Oo, magiging website sila. Pero ito, sabi kasi irregular, sabi nito si Ressa, irregular daw. Anong irregular doon? Nasa ilalim ng ating corporation code, maski noon at yung revised, yung bago, nakalagay that the SEC can motu proprio. Ibig sabihin, on its own. Hindi kailangan na mag-iintay pa ng mga tao o hihingi ng permiso kahit na kanino. Mm-hmm. Bakit? Kasi the jurisdiction, pagdating sa pag-grant ng mga certificates of registration, ay nasa SEC na yan. So, hindi nakikialam ang ibang government agencies kasi sila yung may authority dyan. At yan ay privilege. Parang yung sa katol. Oo. Lisensya yan eh. So, privilege. Yes. Sila, no? Privilege lang yan. Wala kang karapatan na sabihin, mabigyan nyo ako. Eh kung hindi ka bibigyan, wala kang magagawa. Wala sila. Oo. Walang ganun. Tapos, yun na nga. Eh, mayroong binigyan sila ng pagkakataon dahil nga yung kanilang CORE, revoke na. Dahil na-revoke ka na yan, wala na silang CORE.
dahil lumagpas na ang ilang panahon, eh, ayun na, nag-issue ng order ng SEC na close na, iko-close na sila. Pag closure yan, ang tawag dyan, involuntary dissolution na. Kasi merong dalawang paraan eh, pwedeng voluntary, pwedeng involuntary. Yung involuntary, yun yung sapilitan. Wala kang choice. Kailangan ka sumunod. Involuntary dissolution. So pinapabuwag na sila. Uh-huh. Eh meron pa yung tinatawag na liquidating period, liquidation. Ibig sabihin yan, babayaran lahat ng mga utang. Okay. At magagaling yan sa lahat ng assets nila. At yung mga assets nila, kung hindi yan cash, kailangan ibenta para maging cash, di ba? Para mabayaran yung mga utang. Ang tawag dyan ngayon, yung papasok sila sa winding up phase. Ibig sabihin, nagsasara na, winding up na. Oo. So, merong proseso na sinusunod. Kaya itong si Reza, talaga sinungaling talaga yung babaeng, hindi ko alam, yung creature na yan. Oo. Napakasinungaling. Kasi sabi niya, irregular daw, highly irregular. Ano niya, no? Paano wordy. Yun nga, anong highly irregular doon? Talagang itsusera. May banat pa rin siya sa dulo. O, sige pa rin siya. Saka sabi, ang dami niya mga adjectives na ginagamit na, alam niya, yung English, hindi naman bagay sa mukha niya yung English eh. Oo nga, mukha siyang gusgusing ewan. Correct, oo. Binabagayan kasi ang English. Oo. Dapat bagay sa phrase mo, di ba? Oo. So anyway, yun, English siya. Nakakainis talaga, no? So, masayang balita, lahat magbubunyi. Kasi napakasinungaling talaga niyang crappler na yan. Ang dami kasinungaling, di ba? May impact yato bunso sa kanila pagiging fact-checker. Of course. Kasi, of course, may maraming consequences. Kaya, diniscribe niya sa sarili niya para daw sila nasa Kumunoy. Quicksand daw, sabi niya. Ayaw mo na nababad ka kahit papano sa basa-basang hindi, ang mahirap dito. Hindi na siya makikita. Hindi na siya makikita. Kailangan niya kasi ng moisture eh. Hindi. Parang nasaan ka? Sa Kumunoy? Parang kakulay mo naman yun. Yun nga, di ba? So, ang mangyayari yun nga, wala siya, di ba? Ano nga yung mangyayari? Pwede pa rin sila mag-media-media. Okay, yun nga lang, sila ay, ang tawag na doon ay vlogging na lang, or vloggers na lang, di ba? Nilalait yung mga vloggers. Ganun na sila, ganun na lang ang mangyayari sa kanila. Wala na silang personality, kasi legal personality. Uh-huh. Ibig sabihin, hindi na sila makakautang gamit ang corporate name nila. Dalawa kasi yun, yung Rappler at saka yung Rappler's Holding. Uh-huh. Dalawa yon. So, hindi na nila magagamit kasi na-revoke na nga at saka pinapaklose na nga sila. Uh-huh. So, pwede pa ba sila mag venture into media? Pwede, as a vlogger na, di ba? So hindi na sila corporation. Oo. So tapos isa pa, ano sila eh, kahanay na lang ng mga ibang vloggers. Hindi na sila yung tapos ano pa, isa bagay, least trusted sila, di ba? Hindi pinagkakatiwala. Ang pinaka hindi pinagkakatiwala ang vlog site. At natutuwa ako kasi si Piyaya, si Rambo Panabong. Oo. Yan at saka si ano, si Julie. Oo, yung Julie na ano, ang pangalan. Basta yung sinipa ng PTV. Oo. Okay. Yan. Wala na sila magiging trabaho. Alam mo, mangyayari sa kanila, magiging ano na lang yan eh, parang co-ownership or partnership. Okay. Hindi na pwede sila i-consider. Parang silang, at saka alam mo, ang liability kasi ganito eh. Ang utang mo, kapag ikaw ay korporasyon, hanggang sa investment mo lang. Mm-hmm. Hindi pwedeng kunin ang iyong pribadong pag-aari. Pero kapag ikaw ay kinonsider na co-ownership yan or simply partnership, pwede silang managot hanggang sa kanilang mga pag-aari. Maliban na lang yung mga damit nila sa katawan, hindi pwedeng kunin. Pero pwedeng managot yon. So even to the extent of their personal properties. So hindi na rin sila makakapanghingi ng mga foreign funding. Mahihirap pa na sila kasi di ba wala na sila certificate. Kasi hindi nila pwedeng gamitin yung kanilang ano. Pero pwede nila sabihin na Rappler organization lang sila, ganyan. Oh. Tapos manghihingi sila, caveat emptor na lang, bahala na yung mga magpapadala ng pera kung karapat dapat. Nasa sa kanila, isa bagay, marami naman silang funders, si Soros, di ba? George Soros. Yes. So napakasaya nitong balitang ito, I no? Know. Yes, di ba? Bago tayo magdiwang bukas, meron ng mga good news ngayon. Correct. Actually, bunso yung ating program ngayon, na parang last program natin to under PRRD. Oo, tayo pala magsasara, no? And then on Friday, tayo naman yung una for BBM. For BBM? Oo nga naman. Oo, di ba? Galing. At maganda ngayon ang ating episode. Ah.
kasi meron tayong espesyal na panauhin. Nice. Diba? Oo. Ang espesyal na panauhin natin, may kinalaman to sa mga OFWs. Alright. Dahil nga, nagpapalit na nga ang administrasyon at ngayon pa lamang masusukat yung bagong-bagong Department of Migrant Workers. Bagong batas yan, di ba? At ikinalulugod nating ipakilala sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa IZTV at DWIZ 882 AM Radio at sa Facebook ang ating panauhin na isang entrepreneur. Impressive. Diba? Businesswoman. Diba? Negosyante. Walang iba kung hindi si Lea Hernandez. Welcome to the show, Miss Lea. Welcome. Lamig pala dito sa show. Nasaan na siya? Ba't hindi nakikita? Si Miss Lea. Nakikita ba ako? Oo. Ay, itayin natin. Ano nangyari na naman dito sa mga tech people na ito? Pero naririnig na yung boses. Oo. Nalilibang silang makilig sa ating chikahan. Oo, nalilibang kayo. Hoy, magtrabaho kayo. Ayan. Nakikita na si Miss Lea Hernandez. Sige, ulit. Welcome to the show. Welcome to the show, Miss Lea Hernandez. Thank you naman sa invite dito sa ano. Yes. Dito, no? Oo. Siyempre. Oo. Hindi na lalamig mga puso namin eh. Oo. Ang ganda-ganda ni Miss Lea, no? Ay, oo. Yan, nakakatuwa na nabisita nyo kami kasi nga ang pag-uusapan natin ngayon ay Department of Migrant Workers. OFW. Yes, mga OFWs. Alam niyo ba na ang dati palang POEA, siya na ngayon ang magiging parang backbone ng DMW. Oh, yung POEA, di ba? Yeah. Yan na. Tapos may mga ahensya na pinag-link-link kasi inalis na yung mga inalis na yung mga nagdu-duplicate, di ba? Oo, para hindi patawid-tawid ang ating mga kababaeng OFW. Correct. Nasa iisang department. Patagal lang yung process ng mga OFW. Oo, pampatagal. Kasi si Miss Lea, anong business pala inaano mo? Ang you're into what? Before kasi, nasa sa agency din ako. Mm-mm. So, kaya parang alam na alam ko yung problema ng mga OFW. Ayun, oo. So, parang, syempre, sabi nga ni POEA, kaming mga agency, partner kami ng POEA sa pag-monitor, sa pagbibigay ng magandang trabaho sa mga OFW. Tama, oo. So, alam mo yung every time na pupunta ako sa ibang bansa para bisitahin, mag-ocular ako para sa mga worker, nakikita ko yung kung paano naghihirap yung mga worker doon. So hands-on. Yes. Hands-on si Miss Lea. Ikaw basta talaga nagdi-deploy. Kailangan mo ng background check para sa mga employers. Mm-mm. Kasi hindi lahat ng pumapasok sa atin employers talaga. Ang maganda rito, may hands-on experience talaga si Lea pagdating sa mga OFWs. Si Mawi, so may empathy. Si Mawi, di ba nakarating ka na rin? Naging ano ka rin, di ba? Nakapag-tour lang naman ako sa ibang bansa. Pero marami kang nakausap din mga OFWs. Yes, alam mo nakakaawa ang mga OFWs natin lalo pag day off. Sa culture yata ng China, sa Hong Kong kasi ako pumunta tsaka sa Macau, parang kapag ka-day off nila, every Sunday, labas talaga sa trabaho. Sa bahay. Oo, sa trabaho ang mga kasambahay. Pinatatambay ngayon yung mga Pinoy sa park. Ganun, sinasara yung parang main road nila doon para tumambay doon yung mga Pinoy. Nakahiga doon sa kalsada, naglalatag ng karton. Parang naparoon ko sa Hello Love Goodbye eh. May ganun? Diba? May ganun. Okay, Katrina Bernardo. Tapos kanya-kanya silang diskarte. Nagbibenta sila ng mga SIM cards, pangdagdag ng income. Pero bukod pa dyan, may problema rin, di ba? Minsan yung tinatawag natin pagmamaltrato. Oo. Kasi alam mo, na-experience ko nung pumunta ako ng Dubai para i-rescue yung 20 workers. Yes. 30? 20. Rescue? Yeah. Ano nangyari? Sila. Kasi na-deploy sila as substitution of contract kasi sila. Okay. So, syempre, bilang kami yung nag-deploy sa mga workers na yun, syempre, hindi ako pumayag na mamaltrato sila ng gano'n. So, iniuwi ko sila dito sa Pilipinas nang walang gasto, sagot lahat. Imagine, ha? Buti gano'n ang ginawa mo. Ginagawa ba rin ba yan ng ibang mga agents? Hindi ko alam. Kasi para sa amin, gusto lang namin gawin kung ano yung dapat. Kasi kayo nag-asikaso papunta doon. Kaya pinangangalagaan nyo. Responsibilidad. Hindi lang sa Dubai, meron kami sa Kuwait, meron kami sa Qatar, nakulong lima. Lima? So each workers, kasi parang sa experience ko, babayad sila ng 20,000 Qatarials. So malaki-laki yun, ha? Alam mo yung diba? Limang yun, so parang inihingi ko rin yun sa employer, hindi na namin hiningi rin yun sa government. Kasi alam mo, hindi mo kasi kailangan humingi sa government ng tulong kung kaya mo naman. Kung kaya naman. Hindi na lang ikaw. Correct. Hindi naman kasi pwedeng iasa lahat sa gobyerno. Pero meron din bang programa ang pamahalaan nung time na yon?
na sila mismo mag-aasikaso imbis na private? Meron o matagal? Naman, meron, kaya lang matatagalan kasi. Kasi syempre, alam mo na naka-line up ngayon sa problema sa POEA before. Mm-mm. So parang ang dami-daming kailangang unahin, ang dami-daming kailangang bigyan ng attention. Mm-mm. So kaya parang ang hirap umasa. Ikaw na lang yung gumawa. Ikaw na lang gumawa. Kasi partner ka nga ni POEA. Sa bagay. Ngayong papasok itong bagong administrasyon, meron kayong mga, ang tawag dito, ganyan pa rin ba yung problema? O anong mga nakikita mo? Mga... Ngayon kasi, syempre sa dumaan, parang 5 years na in the making. Kasi lahat kasi ng problema, gusto namin i-incorporate sa isang pwedeng maging solusyon. Okay, pero before that, how would you assess the Duterte administration pala? Pagdating sa ano, how would you assess? Diyos ko, nakakaiyak naman yun. Pero syempre, di para maalaman ng mga, ang dami nakikinig sa atin sa buong mundo, no? Alam mo kasi mahal na mahal kasi ni PRRD ang mga OFW. Oh, diba? Totoo yan. Ang puso niya kasi. So, hindi niya malaki ba na itulong niya sa mga OFWs? Malaki yung matutulong, like yung mga, yung mga illegal recruiter ng mga agency na, yung mga OFW na napapabayaan, nabibigyan niya ng action. Bigyan action agad. At saka yung pag-uwi nila dito sa pandemic, di ba? Sagot ng government lahat. Ang laking tulong noon. Wala silang binahal. Pero meron tayo pag-uusapan na yung project mo na napakaganda. Kaya lang bibitinin natin sila. Agad. First time ito. Makinig kayo, mga kabunganga, mga hayayupa kayo. Wala kayong mga silbi, no? Kasi first time yung maririnig yan dito. At ito, wala pang ganito sa buong Pilipinas. Ang laki ng tulong nito sa mga OFWs. Abangan po natin. Abangan ninyo, ha? Huwag kayong aalis dyan, mga hinayupa kayo. Magbabalik ulit ang tambayan. Anong oras na? 12:30 na po ng tanghali. Yes. Muli nating balikan, tambayan sa DWIZ. Yes. At nagbabalik po ang tambayan. Kasama ko walang iba kundi ang prinsesa ng mga goldfish. Hello. Yeah. At kasama natin walang iba ang reyna ng kababalaghan, J-Lo, Atty. Nick Langit. Balot na balot kasi lamig-lamig dito. Tangaling tapat, di ba? Nananakot tayo. At naaalis ang gana nila pag kumakain, di ba? Pasensya na kayo. Pampaumay daw, huwag kayong ganyan naman. Pampaumay? Sino nagsabi niyan? Pero tinatay na siya. Oo, humanda ka rito, pumunta ka rito. Ngayon din, okay. Batiin ko muna si Siren Pablo, si Ronnie Cruz, Roberto Capulong, si Lilia Laureta, tapos si Dylan, Baby Dylan Wayne, of course, Lisa Jane Stoney, Fred Fama, of course, Marilyn Masaki. Abangan nyo ha, kasi meron naman tayong bisita sa Friday. Lagi na lang. Di ba? Punong-puno. Meron akong magandang balita rin kasi kasi di ba may TV na tayo, di ba? Uh-huh. Sa launching, meron ako nakausap na sikat na willing na magkaroon ng show dito. Sa TV. Nice. Kaya ako sabi kasi Sir Cholo. Magiging ka-DWIZ na natin kasi, siya. Pero hindi sila everyday. O pwede na yon, okay lang, di ba? Parang basta merong program, bahala sila mag-usap, ano? Basta ako ako care. Basta, kukonek ko lang sila, di ba? Matchmaker, ano? Sana all, ano? Batiin ko na nga si Ate Ivy Manalo Gamuno at Manong Betchy. Manong Betchy! Si Joy and Ciso Barleta nanonood from San Pablo City. Nanay Filomena Bilila Talaok nanonood from Aklan. Hello, Nanay. Kumusta? Renew Prince Dave Olquintan from Batangas nanonood. Of course, si DJ Crizel, by the way, anniversary na ng sa July 3 yata, ng 89.5 The Playroom. Podcast yan. Happy anniversary. Yes, si DJ Betty Davis din. At saka, of course, si Engel Balagtas. Diba? I miss you, DJ. Saskatchewan ba yan? Yes, Saskatchewan, Canada. Rene Braga, Brian, magita natin. Si Kim Kin Yu, di ba? Mga taga Hong Kong dyan, ha? Inpen Ramos, sino pa ba? Ang dami kasi nila, Ate Gloria Haberville from Houston, Texas. Lahat ang nasa East Coast and West Coast, hello po sa inyo. At kasi babaeng bakla, before I forget. Hello. Napakaganda, isa pa yun. Parang kasing ganda ng bisita natin ngayon. Sugatan. Yung mga magaganda kasi. Bakit ganun, ano? Yung mga pangit ang namamayagpag, tapos yung mga magaganda, parang tinatago lang, ano? Naglalakas loob na sila ngayon. Ay, tama. Dapat lumantad na tayo. Anyway, balik tayo sa ating pinag-uusapan.
kanina ang ating bisita ay isang entrepreneur, isang may puso para sa mga OFWs. Walang iba kundi si Miss Lea Hernandez. Bati ka ulit sa mga magandang tanghali ulit. Yes. Sa lahat na nanonood at nakikinig sa DWIZ. Correct. Meron ka bang gustong batiin? Special someone? Gaya nga nasabi mo. Oo. Kasi namamayagpag kasi ngayon mga oo nga mga pangit ano oo nga kaya kita mo laman ng ano laman ng press di ba yung oh, yung nagrereklamo na kesa do irregular ganyan di ba oh yung mga ganun ay sexiest woman yun ah oh, wala hindi ako sadai. Anyway, kanina pinag-uusapan natin, meron kayong proyekto na ilo-launch ninyo at ito ang kauna-unahan sa buong Pilipinas. Nice. Wala pa nito. Wala pa. Ang laki na maitutulong nito sa mga OFWs. Sige, bigyan na kita ng floor, Miss Lea. Ano yung proyekto nito? Dahil nga mahal namin ang mga OFW, so gumawa kami ng isang platform, digital platform. Digital platform para sa aming mga mahal na OFW. Correct. So it's a computer software kasi. Computer software. Downloadable. Downloadable sa Play Store. Available na siya sa Google Play Store now. Okay. Also, how about sa Apple? Sa Apple, we're going to release siguro by May plano rin. Pero not for now kasi sa Samsung and other brands, Android. Downloadable software. Okay. So once na ma-launch natin kasi ito, is, ano meron diyan? Yan ba yung favorite ko? May mapapanood ako. Ay, wala. Kasi maano tayo. For OFW. Oo nga. Para sa kaalaman ninyo. Alam kasi ng mga kabungangan, mga marites ito eh. Di ba? Alam nila eh. Ko kapag nilagay ko yun, hindi magtatrabahong OFW. Oo. At yun yung maging reason yung contact nila ng emergency button sa amin. Sige. So, wag yung pinapanood ko ha. Kasi iba yung pinapanood ko. Ako lang yun. Okay. Ano itong proyekto mong ta? It's a computer software. We call it, pwede ko bang i-mention? Yeah, sure, pwede. No, para at least, this is a Project 360. Project 360. Tawag namin Project 360. Okay, tandaan nyo yan, ha? Number Project 360. Yeah. Ah, parang yung sa camera. That can be found. Parang yung sa camera na 360 degrees, di ba? Yes. Yeah. Okay. Kung saan ka nagmula, babalik at babalik ka. Ang ganda. Sa family mo. Kung saan ka nagmula, babalik at babalik ka. Nice. Kasi ano, ang ganda, no? Gary Valenciano, no? Oo. Babalik ka rin, di ba? Yes, true. Ako din ako binabalikan. Charot. Okay. Ano nangyari? Ano siya? Lahat ng app OFW namin, minomonitor namin through this app. Okay. Pwede silang kasi alam mo naman sa Middle East, may mga restricted yung mga Facebook. Yung pero ito ay pang Middle East lang? No. Hindi siya pang buong Middle East. Buong country. Kung saan pwedeng mag-deploy. Kung saan mag-deploy. Okay. Ng workers. Okay, okay. OFW. Not necessarily land-based. Pwedeng si mga seafarers. Sa mga seafarers pwede rin. But for now, nasa sa land base siya. Land base muna. Alam mo naman yung mataas na rating ng ating problema nasa sa Middle East. Tama. So we created this para sa mga sa Middle East na ng mga workers, especially those domestic helpers. Okay, lang mga DH. Okay, yes. Run away. O kaya namamaltrato. Kasi minsan hindi sila nakakatawag sa embassy natin para humingi ng tulong. Oo, dahil nga wala silang contact. Kaya tapos hindi nila alam yung address nila doon. Yes. So pagka lumayo sila, kasi namaltrato, lumayo sila, hindi na nila alam kung saan pupunta. So itong platform na to, makakatulong to sa mga OFW natin. Pero, isang click lang. Pero hindi ba bago sila pumunta, dapat inaalam muna nila kung saan ang embahada natin o yung consulate office? Actually, alam mo, every time na magpipido sila, in-orient naman sila. So, in-orient. Alam na yung number. Dapat attentive. Kasi yung iba, hindi na attentive. Kaya pag nag-run away, hindi na nila alam saan sila pupunta. Alam mo kasi pag na-orient sila ng pidos dito minsan, hindi 100% naiintindihan nila sinasabi ng Okay. Kasi minsan 10% lang talaga ang naiintindihan nila. Kaya dapat paulit-ulit ka ng pagsasabi. Hindi naman sa inaano natin yung mga Pilipino. Mm-hmm. Pero kasi ano pansin ko, yung mga OFWs natin, dahil sa kahirapan ng buhay, gusto lang talaga makaalis at kumita. Excited. Kaya hindi na sila, parang hindi na, akala nila kasi dali lang sa Pilipinas. Mm-hmm. Doon na sila, pag nasa ibang bansa na, doon sila nakakaranas ng mga problema. Akala nila, sarap buhay.
doon, pero risky pa lang. Tama. So ngayon, merong solusyon ka. Ito nga, para sa runaway at saka sa mga namamaltrato. Kasi doon sa ano sa applications namin, pwede kang mag-post kung ano nangyayari doon. Mm-mm. Meron din kami doon. Para siyang social media. Para social media. Yes. Mag-post ka doon kasi minsan sa ibang social media platforms, may restrictions. Tama. Okay. May mga VPN pwede, pa eh. Oo. O hindi mo pwede na i-broadcast sa correct. Like Facebook. Oo, hindi pwede. Pwede kasi pwede kang, alam mo, ang daming sasawsaw. Oo, oo. Sa kami mga batas na iba't iba eh. Oo, ang daming mai-influensyahan lang ang hindi magkakaroon ng focus. Kumbaga nawala na dun sa totoong problema. Tama. So, ang ginawa namin, isa lamang. Eto isa lang. Oo. So, bakit ka magpo-post sa social media kung dito ka naman sa app amin, na yan. Kami naman tapos yung ina-address yung concern. Correct. Totoo yan. Mas mabilis i-address kasi. Uh-oh. Hindi yung madami sa amin. Hindi ba siya nabablock? Let's say may firewall, kunyari, sa dinownload na yan? Hindi naman kasi kami, yung team ko, I believe na yung team ko is they handled and they ano developed this ano securely. Kasi we do have our legal aspect also okay. Na nag-aayos dito okay. Para at least mas masecured pa namin. Uh-oh. So ito pa sa mga nag-runaway, paano naman yung mga namaltrato? They can post pictures dun sa ano? Yes, they can post pictures. And aside, alam mo, dahil nga napapanood yung unity natin. Correct. And tomorrow is inauguration. Yes, I know. Correct. These applications, meron din tong unity team. Ah, meron din. Yes, wow, kasi, bongga. Meron, na unity team, ha? Kasi, sige, ano pa niyan? This application is, yung, alam mo yung Find Nearby. Find Nearby? Click mo yun, lahat ng na-deploy through this agency, pwede mong maka-chat. Pwede mong makausap. So kung hindi sila makapag-inform kaagad sa agency, yung isang worker na naka-chat, baka pupupwede kasi last time may problema po itong worker na ito, nagkakatulungan. Ayun. Yun yung purpose. Yun ang maganda rin sa mga Pilipino. Mm-hmm. Kasi ang mga Pilipino, alam natin yan, nagsisiraan. Mm-hmm. Pero kapag talaga nangangailangan naman ng tulong, nagtutulungan. Oh, okay. Kasi nandiyan yung bayanihan natin, yung totoo. Bayanihan sana spirit. Sana huwag mawala. At yan, meron yan sa app meron na yan. So, pwede makausap, pwede nilang makachat, pwede nilang, pero syempre, hindi naman lalabas nung tuon. Yung profile lang talaga nila. Uh-oh. And then dahil nga, pero meron kami ngayong partnered agency. Partnered agency. Pinag-awardan itong applications na to. So, from the starting point ng kanilang ang processing ng ng documents, barcoded na kaagad. Barcoded na. Yes, barcoded. Ang ganda, barcoded na. Deployment nila, barcoded and QR code. Anong benefits nila pag barcoded? Barcoded, hindi kasi, alam mo kasi, hindi ma, yung alam mo, madaming identity theft, hindi mo ganyan. At saka, one barcode, one worker. Hindi pwedeng matampered. So, kunyari, merong minaltrato, how fast ang pag-report nyo sa government to help? Actually, kasi pagka, once, like for example, yung ating emergency button. Correct. May emergency button. May ganun pala. Siguro red button. Yes, red button. Ang galing. Imagine, ha? Siyempre kasi nasa sa new era tayo. Correct. Technology dapat. Listing dapat ang ating action at kilos. Mm-mm. Alam mo, dun sa applications na yon, halimbawa, itong si worker, minaltrato, inabol, alam mo, raping, ganyan, kasi yun yung mga common na naririnig natin. Pwede niyang pindutin yung emergency button. Mm-mm. Tapos yung emergency button na yon, magla-lights up yung aming system ng naka-red. Mm-hmm. And then, specific yung worker na yun mismo ang naka-red alert. Mm-hmm. So kami naman, syempre, ma-alarm kami kaagad, kasi meron kami dun sa system na restriction din na within 5 seconds kailangan i-attend namin yon. Within 5 seconds. So naka-monitor kayo talaga 24 hours. Yes. We do have a virtual manager na nag-monitor siya 24/7. Okay. So, and also, AI sabi ni Ma'am Leia, kung pwede daw na sila mismo yung magbigay ng tulong kaysa tumakbo pa sa government, gagawin muna. Yes. Gagawin. At saka AI na yan, artificial intelligence ang ginagamit nyo. Kasi virtual. Ang galing, ha? So, alam mo yun, bongga. Pag na kita mo na agad, hindi na namin kailangan mag-go through dun sa paperwork, sa folders ng mga workers, kasi nakita na namin yung barcode. Nakita niya na. So alam na alam namin, yung barcode na lang mismo ang iyan na namin, then lalabas na lahat ng profile ng worker. Tatawagan namin si FRA, can you check this person? Immediately. This worker para at least... CRA is ano yun? Si FRA, yung Foreign Recruitment Agency. Partner agency. Partner agency. Partner agency. Kapag ka hindi nag-response si FRA, syempre tatawagan
tumawag kami sa embassy. Embassy na? Yes. Oo. Para at least i-attend niya yung issue. Oo. And then kung hindi alam ni embassy kung nasa saan yung whereabouts. No, malalaman ba? Malalaman through namin. Through the app? Yes. Paano? Paano malalaman? So kasi may tracking yun eh. Ah, may tracking yes. kayo? Oo. Oh, parang nice. GPS, yes, no? Yes, parang siyang GPS. And so malalaman niya kung nasaan siya? Yes. Every worker, they are signing the ano, the waiver. Pero that's because hawak nila yung phone nila. Yes. Eh, paano kung kinonfiscate ng amo nila yung kanilang phone at tinapon, so wala na, paano nyo malolocate? Kasi yun nga yung gusto naming hingin din sa government. Okay. Diba? Natulungan kami na maipasa, ma-implement ng mas okay. maganda para at least magkatulungan ang bawat isa. Kasi kung walang kasi ang manggagaling kasi yan sa ano eh, sa embassy eh. Oo. Kasi kung halimbawa yung FRA, hindi siya nakikipag-coordinate, nakikipag-communicate, walang cooperating na nangyayari, bakit i-allowed ni embassy na i-approve yung job order nitong FRA nito? Ayun. Diba? So may stop siya. May stop. So pag na-stop siya, hindi na siya makakakuha unless... In that way, magiging preventive na. Kasi kumbaga nagkaroon na ng problema, hindi na mauulit. Red flag na. At saka alam mo kasi, paulit-ulit na kasi yung problema. Ulit-ulit na rin lagi. Yes. Suspension, cancel. Di ba parang kailangan nating mag-act ng isang medyo mas matibay. Yes. Di ba? Kailangan natin maging firm na sa bawat bibitawan nating decision ngayon sa mga FRA natin. Kasi hindi lahat ng FRA talaga ay... maayos, matino. Mm-hmm. Kasi, kaya papalit-palit sila ng mga speaking of which, kasi itong batas natin na nag-create sa Department of Migrant Workers, Republic Act 11641, okay, nakalagay sa Section 2, basahin ko lang, kasi maganda ito maikonekta natin sa project ni Ms. Leia, Project 360, no? Yes. Nakalagay dito na ang welfare ng mga OFWs at ang mga pamilya nila ay kinakailangang proteksyonan ng estado. At nakalagay sa letter B, obtaining the best possible conditions ng trabaho na mag-uphold sa dignidad ng isang OFW. Yeah. At saka ang letter C na sinasabi dito, nagpo-provide ng timely, ibig sabihin nasa papanahon, di ba? Napapanahon at responsive services to address their needs regardless of legal status. Maganda so yun. Kahit undocumented. Oo, okay, kahit undocumented, makakatulong pa rin. So, alam mo yung letter A na sinabi mo, kasi dun sa applications namin, is required talaga sila na ibigay sa amin ang lahat ng detail ng family. Ayun. And then, pwede silang mag-call sa family using that app. Pwede. Using that app. Yes. Not necessarily na dadaan pa sa phone, di ba? Ay, sa landline. So, download na rin ang kanilang mga mahal sa buhay na may email. Yes, ang gagamitin lang nila is bibigyan namin ng password. Para makapag-register sila. Okay. Kasi we are requiring every time na mag-brief kami sa mga worker, required namin na yung family nila kasama para mas maintindihan Pero nila. Pero this is a free downloadable app. Nice. So, wala silang babayaran dito pag dinownload nila. Yun nga lang, they have to connect to you. Mm-hmm. It means kayo lang ang kayo yung dapat na or it can be used by other agencies. It can be used by other agencies. Other, so far for now kasi is isa pa lamang agency isa pa lang. Yung gamit nito. Okay. Kasi it's just like a trial and error. Pilot. Okay. Pero since parang 1 year na namin itong ginagamit. Bagong-bago pa lang. So, how is it? 1 year na? So far, naka-experience lang kami ng mga minimal na bugs pero ngayon kasi it's all working. Nice. That's nice. Does the government know about this na? Hindi pa eh. Actually, alam mo, naban kami sa Middle East. Bakit? Hindi kami makakonect sa mga workers namin sa Middle East. Hindi sila makapag-inform sa amin. So parang medyo na-rattle kami doon. So medyo may inayos lang kami sa system. Ngayon naman, ngayon, it's okay working na kami. Oh, good. Hindi na kami. Pero hindi to limited sa Middle East lang, di ba? Everywhere. Okay. Siguro maganda, malaman din ito ni yung incoming Secretary Toots Ople, Susan Toots Ople, ng Department of Migrant Workers kasi maganda magka-coordinate no para kung ano yung i-offer ninyo ay baka makatulong din sa government kasi nagtutugma ang laking tulong. Alam mo attorney ngayon kasi meron kaming isang kinakausap na isang mobile provider dito sa and then we're trying to connect also itong ating Project 360 para at least
alam mong aalis sila dito, may mm-hmm. cellphone na talaga sila daladala. Ayun ang maganda. Yes. Pag alis so, dito, may cellphone yes. na. Yes, so kasama yon naka-register na doon. Nice. Lahat nandun na. Yes, yung ano nila. Oh. And then kung isipin man ni worker o isipin man ni employer na kuhanin yung cellphone, they have a backup cellphone. Ah, so pwedeng sa amin mismo na ready. Oh, galing. O may backup pa. Mm-hmm. Apply na ako. Yung ano, aside from those ano, kasi lahat ng ways para mm-hmm. communicate si workers sa amin. Which is napaka-importante. Binibigay namin from the mobile app, from the cellphone, to even yung ID na may QR code. Kasi kung halimbawa wala yung cellphone mo, tapos hindi ka makakonect sa ibang ano, may ID ka. May ID. Yung ID na yun, may barcode at saka QR code. Okay. Any cellphone, you can scan that. Ah, wow, ang ganda nun, no? Kasi kung ano yung ginagawa ngayon, pagpapasok ka sa mall, may scan mo lang. So, basta't may ID, scan lang nila. Scan mo yun sa any cellphone. Makakakonect ka sa amin. Register mo lang, and then makakakonect ka sa amin. Kahit nasa sa mall ka, kahit ibang cellphone yung gamit mo, o hindi sa yung cellphone, kunyari, emergency. Kunyari, minamatsyagan ka ng employer mo, tapos may kaibigan ka, sabi mo ganyan, bigay mo lang yung print out, di ba? Scan mo yan. Sabi mo, saklolo. Tapos di gagalaw yung bibig mo. Help, ganon, di ba? Scan mo siya, QR code mo siya, apatulong. O kaya, anong tawag dito, during the chat, kasi nagkakachat yung mga workers na yan, kasi dahil nga meron tayong unit team dun sa applications. So, pwede nilang maibigay yung ID. And ano, pwede sila ang mismo mag-register ito pong worker na ito. Kahit sila mismo. Kasi kailangan magkatulungan. Tulungan talaga. Yes, unit team talaga. Yeah. Kasi kailangan namin i-prove kasi sa government kasi na katulong kami. Hindi kami talaga kalaban. So maganda ang inyong ano, parang advocacy. Na sa tingin ninyo is nakatutulong kay President Bongbong Marcos naman. Sa tingin ko, kasi napakalaki ng porsyento kasi ng problema ni POEA, yung mga runaway. Correct. Yung mga namamaltrato. Percentage ng ano nila problems. Siguro mabagal mo. Kasi minsan nakaka-experience kami ng tawag from the embassy na hindi namin alam pa kung nasa saan yung ano workers. So minsan tatanungin pa kami kung nasa saan. Siyempre pag nag-run away, wala kaming masasagot talaga. So kaya we created this na parang sige, alam namin kung ano. And then, those workers, they are required also to submit. Correct. Para at least, kasi si POEA meron siyang OMSE, yung OFW monitoring system. Nice. Na lahat ng lahat ng agency kasi magsasubmit doon ng status ng mga worker. Kami mismo sa system namin, meron kaming applicant management system before OMSE. May AMS kayo. Meron na kayo. May AMS na. Yes. May AMS na kami. Galing, so, pagka nag-report si worker abroad, diretso dun sa AMS, si AMS, ididiretso na lang namin sa ano. So, ready-made na. Mas madali. Ang ganda. Kailangan kasi natin padaliin yung trabaho. Kasi padaliin yung proseso. Kasi napapag-iwanan na tayo ng tama. Tama na papag-iwanan. Sa ibang bansa ba meron din ganyan? Alam mo, syempre, kung meron sa ibang bansa, mas high-touch sila. Diba? Pero kailangan damahin natin na hindi tayo nasa third world country. Kailangan magkatulungan. Siguro kasi maganda, samantalahin natin to, Miss Leia, if you can send a public message for the incoming Secretary Toots Ople na meron kayong project na ganito. Sige. Okay. Ano ko ba ano? Sasabihin nyo. Ano ba to? Secretary? Secretary designate. Secretary designate Toots Ople. You know, yung advokasya po ng bagong administration is advokasya din po namin. Okay. Matagal na rin. Yes. So kung magkakatulungan po tayo para sa ikakaayos ng mga OFW natin na nasa gitnang silangan, especially na nasa gitnang silangan, willing po kami na ibigay sa inyo yung mobile app na to para po sa ikakatulong ng ano. Yun lang po yung gusto namin. Kasi ang puso rin namin, ang puso ko, nasa sa OFW. Lahat tayo. Naging OFW din kasi ako. Talaga? Kaya pakaramdam ko yung may empathy kayo sa OFW. Ako naman, nagturista lang ako doon. Pero pagsakay ko ng tren sa Hong Kong. Diba? Hawak ko yung mapa, pero hindi ko binubuksan. Tapos sabi sa akin nung Pilipino, sabi ganyan, saan ka, sa namamasukan? Sabi sa akin ganyan. Saan ka namamasukan? Tapos ako, ano ibig sabihin ng namamasukan? Tapos sabi sa akin,
Nagka-gardening ka ba? Mukha pala akong gardener. Nilabas ko tuloy yung mapa ko. Sabi ko kaya, nasa ba dito siyang shui po? Yung mga ganyan. Baka kailangan nila. Oo, baka kailangan. Mukha pala. Sana naman na sinabi sa akin. Baka tingin na green thumb. Hindi, sana sinabi sa akin. Ano, saan parlor ka? Di ba? Parlorista. Napagkamalan akong gardener. Saan bar? Gusto mo itanim kita. Next time. Sabi ko, 6 feet under the ground. Oh my God. Alam mo, Miss Lay, I have a feeling na malayo ang mararating ng app. Yung yan, kasi lalo ngayon nangangapa pa rin ang ating Department of Migrant Workers. And sana you can go as far as panagutin din yung mga yung mga employers na yan. Gamitin yung batas ng mga bansang yun against sa kanila. For this kasi, mapiprevent natin yung mga illegal na employers. Tama. Kasi tama. Kung hindi i-apply yung mga fly by ni night embassy, yung job order at hindi siya nakikikoperate, ba't mo approve ba ni Polo yung mapaprotection ng mablocklist at saka mapaprotection ng lalo ang mga OFWs. Kasi sabi ko, alam mo, sabi ko nga sa ano, mayroon akong turn down attorney 300 job orders sa New Zealand. Okay. And that's then that. I have nimitinorn daw doon 1,000 din sa ano sa Saudi. Because hindi napaprotection na ng Pilipino. Yes, kasi sabi ko nga sa employer, kung kailangan mo yung Filipino, kailangan kasi din ikaw nila. Tama. So it should be give and take. Give and take. Hindi yung ikaw lang yung makikinabang sa aming mga tama. Pilipino. Kasi naku. Hindi sila alipin. Yes, yes. Ako, bitin tayo. Alam kasi, alauna na ng hapon. Naku, bilis ng oras. Pero anyway, siguro any final remarks? Well, ano, yun po, salamat sa DWIZ and looking forward na magkaroon kami ng mas mahaba pang pag-uusap para dito para sa ikakaayos ng OFW. Do our best. OFW, no? Yes, para kay Susan Toots Ople, okay? Yes, Maui, naku. Salamat po sa mga nanonood sa atin sa Facebook and YouTube. Makita-kita po tayo on Friday. Tomorrow, matin po tayo ng inauguration ng BBM. See you soon po, mga katambayer. Ang susunod na programa ay ang Pilipinas ngayon na. Kasama ang gwapong-gwapa at napakabait na si Yusek Robert Rivera at ang napakaganda at napakabait ding si Lady Eliza. Okay, mga katambay-tambayers, tutok lang kayo sa 882 bukas dahil magsasadi puwersa lahat-lahat. Pati ang home radio, mapapanood yung inauguration mismo. Ang pag-oath-taking ni President Bongbong Marcos, our 17th President. Suportahan natin siya. Ito yung huling araw ng tambayan para kay Pangulong Duterte. Salamat, maraming salamat, Pangulong Duterte, sa iyong pagiging ama ng bansa natin. At we welcome, of course, BBM. Okay? So maraming salamat, mga katambay. See you again tomorrow sa tambayan. Alauna na po ng hapon. Bye! Tambayan sa DWIZ.